baka isipin ng lalaki. Kasi pag tinanong natin, baka isipin ng lalaki na nag-assume tayo, ganun. Ako kasi hindi. So, gusto ko kasi yung parang clear, para hindi ako mag-expect. Wala akong pake kung anong isipin mo kung masyado akong nag-assume, pero mas gusto kong maging clear ko. Hey guys! Welcome back! It's me again, Jessa and Travis! Hi guys, welcome back to our channel. So, magtatagalog, ano muna tayo, video tayo ngayon. So, si Travis kasi gusto niya mag-English daw ako. So, ngayon, gusto ko ipaliwanag or explain it in Tagalog kasi mahirap nga naman English. Bahala siya. So, ngayon, for today's video, so gagawa ko ng video about paano mo malaman kung seryoso yung kausap mong afam or yung afam na matagal mo nang ka-chat. So, ganito. Kasi ang dami kong na-re-receive na gantong question sa TikTok, kahit saan, sa Facebook or sa ano namin, guys. So, bibigyan ko kayo ng mga signs, and this is based on my experience. So, these are the signs na pwede nyo i-consider or para malaman nyo kung seryoso yung kausap nyo ng afam. So, yun nga, way back 2019, nag-meet kami ni Travis sa Japan, Nagasaki and Sasebo, Japan. So, yun. So, nung una, syempre, nagkakilala lang kami sa dating site. So, hindi ko akalain na may makakakilala akong seryoso sa dating site. So, and marami akong mga iniisip na negative about sa mga nakakausap ko lang sa ano. Kasi, ano eh, parang halos lahat sila, yung mga, ano ba, yung parang, inisip ko na baka scam or baka ano lang na gusto lang na may makausap or wala lang, flirt lang, ganun. So, si Travis kasi, nung una, so super consistent niya talagang mag-chat. And gusto niya lagi nagbe-video call kami. Tapos, everyday yun, guys. So, nung una, hindi ko muna masyadong hindi ko muna masyadong pinainisip na yun nga, baka seryoso siya or what. Inisip ko lang muna, baka gusto niya lang nakausap or gusto niya lang akong maging friend, ganyan. Kasi nasa Japan din siya, nasa Japan ako dati. So, yung unang mga nakita kong signs is yung parang consistently na nag-a-update siya sa'yo. So, una pa lang kahit na friends pa lang kayo, ganyan. Yun pa lang na simpleng pag-a-update, kakain ako, punta ako sa ganito, ganyan. Oo, hindi pa kayo yung totally mag-jowa, mag-boyfriend, girlfriend. Pero, mafe-feel mo talaga na nandun yung parang loob niya sa'yo. So, yung simpleng update, simpleng kakain lang ako, mag-gym lang ako, pasok na ako, ganun. Sobrang laking bagay nun. At saka sobrang, ang lakas ng impact para sa ating mga babae, di ba? So, pag, yung parang na-feel, kahit, yung iniisip mo na kahit hindi kayo, pero nag-a-update siya sa'yo. Tapos, dun na papasok yung parang, ano bang label natin? Ano bang ano? Yan pa yung isa kasi madami din. Nagtatanong sa akin na, nag-aano na kasi kami, nag-I miss you, parang, pero wala pang mga I love you. So, matagal na nagkaka-chat, siguro mga 3 months, 4 months, ganyan. Tapos, natatakot silang tanungin yung guy kung ano ba daw, ano nila, status nila, or kung ano ba daw yung ano nila. Basta yun, kung ano yung status nila, kung mag-girlfriend or friends. Kasi may ibang ganun eh, na baka isipin ng lalaki. Kasi pag tinanong natin, baka isipin ng lalaki na nag-a-assume tayo, ganun. Ako kasi hindi. So, gusto ko kasi yung parang clear, para hindi ako mag-expect. Wala akong pake kung anong isipin mo kung masyado akong nag-a-assume, pero mas gusto kong maging clear ko hanggang saan lang yung, para magkaroon ng limitasyon yung pagiging closeness ko sa kanya. So, yun. Kung mutual ba yung ano namin, feelings namin. Para sa akin kasi hindi naman masamang magtanungin ng ganun. Basta, na-feel mo talaga na merong something, diba? Ganon. So, yun. Papasok na dun yung status ng relationship nyo. So, yun. I think, tinanong ko yan kay Travis na, bakit ang sweet-sweet mo sa akin? Tapos, ano ba tayo? Ganon. Kasi parang feeling ko, friend pa lang kami that time. Tapos, parang gusto nyo na kasi akong makita, mag-meet kami every weekend, ganyan. So,
ayun, tinanong ko, natapos yun na yung that time na naging kami na. So, yun na yung mga I love you, han. Tapos, nag-meet na kami noon. Tapos, that's the time na pinakilala na ako sa parents niya agad-agad. So, kasi napumunta yung parents niya sa Bahrain, sa Japan, April 2019 yun. So, yung pagpapakilala niya ng isang afam sa'yo or ng isang yung kachat mo dun sa mga friends, common friends niya, tapos sa, especially sa parents niya, sobrang laking bagay nun. Sobrang laking impact nun, guys. Kasi, hindi basta-basta yung pagpapakilala sa parents. Parang dito rin sa atin, na kapag ka, pinakilala niya na ako sa parents niya na ganun-ganun. Kasi diba tayo, gusto natin ipakilala natin yung isang tao na, or jowa natin, yung feeling natin na seryoso na talaga, diba? Feeling natin na yun na talaga. So yun, kasi parang feeling ko lang, parang kababago palang kita namin ni ano ni Travis, tapos pinakilala na ako agad sa parents niya. So isa yun sa mga sign na sobrang laking impact sa akin, na inisip ko talaga na ay, seryoso talaga siya sa akin. Yung parang gusto, yung parang that time na pinakilala niya ako sa ano niya. Kasi nung kami na, hindi ko pa inisip na ano eh, na hanggang saan naabot yung relationship namin. Kasi alam mo, sa totoo, alam kong mali, pero yung mga inisip ko, pag Navy, madalas babaero mga gano'n. Pero, which is wrong, dapat hindi tayo nag-iisip na gano'n. Kasi iba-iba rin sila, hindi pare-parehas na gano'n sila. So, oo, may mga gano'n, pero hindi lahat. So, huwag natin i-generalize, katulad ng Pilipina na ano daw, pero hindi lahat. So, gano'n. Na, yung iba kasi, sabi ni Tavis, bakit mo kung i-kino-compare sa gano'ng mga lalaki na babaero or what? Gusto mo ba i-compare din kita sa mga babae na gusto lang pera or gano'n? Hindi daw lahat yun. Huwag daw tayo masyadong mag-judge agad. Kilalanin muna natin yung tao, gano'n. Tapos yun, after noon, yun na yung that time na isa sa pinakamalaking impact para sa akin na naisip ko na super seryoso talaga siya sa akin is yung pinakilala niya ako sa parents niya. And yung kinukwento niya, eh, isa pa is yung kinukwento niya na ako sa mga best friend niya, sa best friend niya, tapos sa mga friends niya, tapos pinakilala niya ako sa friend niya and sa colleagues niya sa Japan, kahit sa Bahrain, ganun. Yung super proud siya na ipakilala na this is my girlfriend or fiancé or what, ganyan, ganyan. So, ang sarap sa feeling na ganun. Tapos, isa pa sa pinaka ano talaga na big points is yung yayayain. Yun, syempre, mag-engage. Pero bago dun, yung iniisip niya na yung future nyo about kung pag magsasama na kayo together, ano yung mga plano nyo, yung ganun. Kasi, dun pa lang parang inisip mo na parang gusto kanyang, ano talaga, gusto kanyang makasama for life, gusto kanyang pakasalan, ganun. And then, doon una, nung mga kinukwento ko, yung mga usap-usap namin na yun, wala pa sa akin yung pagpapakasal or what. Doon pa lang kami sa mga plano-plano, pero hindi ko alam na, to the point na, ayun nga, yung magiging, ano na kami, engaged na kami sa isa't isa, ganun. Yun na yun, after nun, mag-uusap na kayo sa mga future plan nyo, ganun. Yan na, engagement, kapag nag-aya na siya sa'yo magpakasal, ganyan. Siyempre, yun na yun. So, yun yung mga bagay na masasabi kong mga signs kung seryoso sa'yo yung kausap mo, afam. So, kasi hindi naman lahat talaga nagiging successful yung LDR. Hindi lahat nagkakatuluyan. At the end, may iba na naghiwalay kasi hindi sila nag-click. Kasi nung magkasama na sila, hindi sila, magkaiba pala sila ng gusto, ganyan, ganyan. So, kami kasi ni Travis, nagkasama kami sa Bahrain 1 year. So, yun, yung mga gusto, hindi ayaw namin sa isa't isa, alam na namin. So, yun. Alam kong marami pa kaming pagdadaanan, pero at least kahit pa paano, meron na kaming parang mas deep ano knowledge about dun sa ugali namin ng bawat isa. So, yun, guys. So, marami pa kayong makikitang sign, and alam kong malakas yung instinct natin mga babae, and huwag tayo masyadong ano, you are worth it, guys, you are beautiful. Huwag kayo masyadong, kapag yung lalaki eh, parang feeling nyo eh, yung parang kayo na yung naghahabol, tapos parang walang pakialam sa inyo, ay, i-ano nyo na, guys, kumbaga, magdalawang isip na kayo kung itutuloy nyo ba, kasi hindi nyo deserve yun.
marami pang lalaki or marami pang afam na seryoso. So, yun lang ang for today's video. I hope na may natutunan kayo sa video na ito. And kung gusto nyo pa ng ibang pang topic na gusto nyo pag-usapan natin, so, yun lang. And again, guys, this is based on my experience. Lahat ng ito is base lang sa aking experience, guys. So, I hope na meron kayong natutunan. So, thank you so much, guys, for watching. See you again on our next vlog. Bye!